ang endocrinology po ay isang branch ng medisina na nag-aaral tungkol sa mga endocrine glands. Ang mga endocrine glands po natin ay naglalabas ng mga hormones. Kilala niyo po ba ang mga endocrine glands natin? So, sa bandang parte po ng utak, meron po tayong pineal gland. Ang pineal gland po ay naglalabas ng melatonin. Meron po tayong pituitary gland, yan po yung tinatawag na master gland. Marami po yung nilalabas na mga hormones din. Meron po tayo sa liig na thyroid gland. Alam po natin, naglalabas to ng hormones na ang pangalan T3 at T4. At yan po yung pag-uusapan natin sa video na ito. Yung thymus gland po, pero usually pag nagbibinata o nagdadalaga, nawawala na rin po to. Meron po tayong dalawang adrenal glands. Marami rin tong hormones na nilalabas. Nasa ibabaw po ito ng ating kidneys. Meron po tayong pancreas. So, kilala po yung gland na yan kasi yan po yung naglalabas ng insulin. Sa kababaihan po, meron po tayong ovaries. Naglalabas po yan ng mga hormones tulad ng estrogen. Kaya pag wala na po tayong estrogen, menopause na po. Sa kalalakihan, meron po tayong testes na naglalabas po ng male hormone na ang pangalan ay testosterone. So, ang pag-uusapan po natin ngayon ay ang thyroid gland. So, ang thyroid gland po natin ay nasa liig. So, kung titingnan po natin kung yun yung ulo natin, so nasa liig po siya. Okay? Ang thyroid gland po ay nakapatong sa trachea. So, yung trachea po ay yung tinatawag na windpipe. Yan po yung daanan ng hangin. Kung itutuloy po natin yung windpipe, eventually, dyan po nakakabit ang ating mga baga. So, dito po, nasa ilalim yung thyroid, ng tinatawag na thyroid cartilage. Banda po dyan, yan po yung Adam's apple. So, kung mapapansin po nyo, parang paru-paro ang hugis ng thyroid. So, meron po siyang dalawang pakpak. So, halimbawa kung ito po yung kanan, right, at ito po yung left. So, ang tawag po dito sa pakpak na yan ay lobe. Nagdudugtong po sa right at saka sa left lobe ang isthmus. So, baka po kasi pag nagpapa-ultrasound kayo, nababasa nyo po yung word na yon, isthmus. So, bakit po importante na malaman ito? Well, pwede po kasi magkaroon ng goiter. Anong ibig sabihin ng goiter? So, kung ganyan po yung normal size ng ating thyroid, pwede pong mas lumaki yung thyroid. At pag lumaki po yung buo, ibig sabihin parehong right tsaka left lumaki, yan po yung tinatawag natin na diffuse goiter. Pero kung halimbawa po, ganito pa rin yung sukat niya, tama lang, although minsan lumalaki rin, dahil depende po kung gano'ng kalaki yung bukol, meron pong bukol sa loob. So, yung bukol, pwede pong nasa isang bahagi lang, halimbawa nasa kanan lang po. Pwede ring maraming bukol na maliliit, nakakalat sa loob. So, kapag bukol po yung nasa loob, goiter pa rin po yun, pero ang tawag natin ay nodular goiter. Para saan ba ang thyroid gland? Kung sa kotse daw, ang thyroid gland ang makina ng kotse. Diba ang makina ng kotse ang nagpapaandar ng kotse? So, ang thyroid naman ang nagdidikta ng metabolism ng katawan. So, diba ang kotse pwedeng mabilis, humaharurot? Pwedeng yun po ang ating isipin kapag tayo ay hyperthyroid. Pag hyperthyroid po kasi, sobra ang ginagawa ng thyroid na thyroid hormones. Pag sobrang dami po yung thyroid hormones, masyadong bumibilis ang metabolism. So, kaya po yung mga hyperthyroid, sila po ay payat. Ngayon, kung sa puso naman, di ba sinasabi nila nagpa-palpitations, mabilis yung takbo ng puso. Kasi ngayon nga po yung sinasabi ko na lahat mabilis kapag hyperthyroid. So, hinihingal sila. Sobrang bilis ang galaw ng bituka, kaya malimit dumumi. So, minsan sabihin ng pasyente, kakakain ko pa lang, dok, tapos dudumi na ako kagad. Pati yung mga kalamnan, parang nanginginig. So, kapag pina-extend po natin yung kamay, makikita nyo, parang pasmado, nanginginig sila. Kahit na nakaupo lang, ha? Sobrang init, kasi nga yung makina, parang sobrang aktibo. So, pawisin, kahit na naka-aircon, parang nainitan pa rin. So, paano naman natin iisipin kung hypothyroid? Kung ang makina, sobrang bilis, pag hyper, pagka naman hypo, mabagal naman. Kaya yung mga pasyente na may hypothyroid, sabi nila, parang low bat po yung pakiramdam, madali po akong labigin, parang tinatamad akong kumilos, nagmamanas po sila, so sila po ay usually overweight, and then pati po yung bulalo, tinatamad gumawa ng bagong dugo, kaya po sila ay nagiging anemic din.
kaya sila po ay maputla, yung itsura nila yung parang hindi naarawan. Pati po utak, bumabagal kapag hypo, kaya usually sasabihin nila, Dok, nagiging makakalimutin na ako. So yan po yung isang simpleng explanation para maintindihan po natin kung ano po ang ginagawa ng thyroid. Ang kotse, di ba, kailangan ng gas o kaya ng diesel. Kasi kung wala yan, anong gagamitin ng makina? Paano ito tatakbo? So kung sa thyroid, kailangan ng thyroid ng iodine. So kung kumakain po tayo ng mga seaweed, mga lato, mga lamang dagat tulad ng hipon o kaya mga isda or yung asin po natin, iodized salt, so may dagdag na iodine yun. Yun po ay pumapasok ngayon sa loob ng thyroid gland. Alam nyo ba na sa katawan natin, yung mga thyroid cells lang ang nakaka-absorb ng iodine. At bakit po kinukuha ng thyroid ang iodine? Kasi gagamitin niya po yun para makagawa ng hormones na ang pangalan nga ay T3 at T4. So bakit importante po yun? Kasi kung halimbawa wala na tayong thyroid, halimbawa po naoperahan, tinanggal po yung thyroid. Kahit po kumain po tayo ng seaweed, mag-iodized salt ng madalas, kumain ng seafood madalas, wala na yung thyroid. So kung wala na pong thyroid, hindi na po tayo makaka-produce ng hormones na T3 and T4. Kaya kung mapapansin nyo, pag tinanggal yung buong thyroid, ano ang pinapainom sa pasyente ng habang buhay? Pinapainom po ng levothyroxine na tablet. At yung levothyroxine na tablet, yun po kasi ang T4. So ang iodine na nanggagaling sa pagkain or sa iodized salt, or minsan diba may mga multivitamins po na may kasamang iodine, yan po ay kinukuha ng thyroid at gagawin po niyang hormones na ang pangalan ay T4 at T3. Shortcut na mga pangalan na po to kasi mahaba po yung pangalan eh. Halimbawa po yung T3, triiodothyronine, yun po yung mahabang pangalan. So kaya ako po sinama itong graphic na to, ito po yung actual na itsura ng T4 na hormone. So anong mapapansin nyo, meron tayong purple na mga bilog dito. So meron tayong 1, 2, 3, 4. Yan pong mga purple na yan, yan po mismo yung iodine. So ginagamit talaga ng thyroid yung iodine para gumawa ng hormone. So pag T4, apat po yung iodine na nakabit dun. Pag T3, tatlo po yung iodine na nandun sa hormone. So bakit naman po ito importante kapag tayo ay na-diagnose na may hyperthyroidism? Diba sa hyperthyroidism, ang problema po, sobrang dami, sobrang taas ng T4, tsaka sobrang taas ng T3 sa dugo. So isa sa mga sinasabi namin sa pasyente, umiwas sa iodine. Kailangan low iodine diet tayo. So sinasabi ko, wag na pong iodized salt, rock salt na lang. Umiinom po ba kayo ng vitamins? Tingnan po natin kasi kung multivitamin, make sure na wala po siyang iodine. Kung kakain po ng isda, sana fresh water po. Huwag po tayong kumuha ng isda na galing sa dagat. Eh ano lang ba yun? Bangus, tilapia. Iwas muna po tayo sa seaweed, yun nga, yung mga hipon, lahat po ng galing sa dagat. Kasi po kung kakain pa tayo ng mga pagkain na to, lalong dadami yung iodine na papasok sa loob ng thyroid, lalong aakyat yung T4 at saka T3. Diba kanina po na banggit ko na meron po tayong pituitary gland? Yung pituitary gland po ang tinatawag na master gland ng ating katawan. So ano po ang role nito? So kung dun sa kotse po, diba ito po yung accelerator. Yan po yung trabaho ng pituitary gland. Ito naman yung brakes. So hindi ba kayo nagtataka kung paano nalalaman ng thyroid gland kung gaano karaming thyroid hormone ang kailangan niyang ilabas? So for example po, bumababa ang production ng thyroid hormone. Diba ang sinabi natin pag mababa yung T4 tsaka T3, ano nangyayari? Tayo ay hypothyroid. Pag nagpagawa po tayo ng laboratory, diba, nag-o-order din yung doktor ng TSH. Ang TSH po kasi galing yan sa pituitary gland. So kapag mababa yung T4 and T3, ano mangyayari? So pag low daw po, magti-trigger daw po ng release ng TSH sa pituitary. Kasi po yung TSH, ang ibig sabihin po nun, thyroid stimulating hormone, ang gagawin po nito, magti-trigger daw ng release ng T3 at saka T4. Kasi nga gusto ng pituitary gland i-correct na mababa kasi yung T4 at T3. So kaya pag nagpapalaboratory po kayo at kayo ay hypo, manonotice nyo yung T4 at T3 mababa, yung TSH mataas. Ngayon, paano naman kung ikaw ay hyperthyroid? Diba sa hyperthyroid, mataas yung T3 at mataas yung T4. So meron po tayong tinatawag na negative feedback. Pag nakita na na mataas yung T4 and T3, bumababa naman po yung TSH na nanggagaling sa
pituitary gland. Kaya nga po, importante na kapag nagpapacheck po tayo, kompleto po. So kaya nag-order yung doktor, T4, TSH, minsan walang T3 kasi kadalasan naman sabay silang mataas. Although may mga kondisyon na minsan yung T3 lang mataas pero normal yung T4, pero makikita mo mababa pa rin yung TSH. Kaya po minsan sasabihin ng doktor, parang hindi tugma yung mga resulta. So halimbawa, ano yung example ng hindi tugma na resulta? Halimbawa, kung nakakuha kayo ng mataas na T4, di dapat yung TSH mababa. Pero kung ang nakuha natin sa lab mataas, medyo nakakapagtaka yun. Kaya minsan sasabihin ng doktor, ulitin natin yung thyroid function test mo. So sana po naintindihan nyo ng mas mabuti ang inyong thyroid gland gamit ang analogy ng makina ng kotse. So to summarize po, ito yung speedometer. So kung kayo ay high po, mabagal ang takbo ng kotse kasi mababa ang level ng thyroid hormones. At kung sobrang bilis naman ang takbo ng kotse, malamang yan po ay hyperthyroid dahil sobra-sobra naman ang ating T3 at saka T4. Kaya napaliwanag ko na rin po sa inyo kung ano yung symptoms ng hypo at hyper, magkaiba po siya. Ngayon minsan ang ginagamit na term ay euthyroid. So pag sinabing euthyroid, ibig sabihin maayos yung level ng thyroid hormones. Hindi siya mababa, hindi siya mataas, nasa tama lang. So yan po yung normal, euthyroid.